Pero okay lang kasi again, at the end of the day, hindi naman yung anong klaseng position meron ka eh. What's important is you can provide. As long as you can put something or food on your table, pwede. As long as you keep the lights working sa bahay, okay. Tapos, yun, makakapag-ipon kayo. Hello guys! Ayan. Hindi ko alam kung malinaw o malabo. Sobrang liwanag kasi against the light. Andito ako ngayon sa Louis Joliet Mall. Nag-iisang mall dito sa amin. I mean, yung pinakamalapit na mall dito sa amin. Binibilisan ko kasi. Kasi 5:20 na tapos until 6 PM lang sila. Maaga nagsasara yung mall dito, 6 PM. So, tara, punta na tayong Old Navy. Papakita ko sa inyo yung loob nun. Nagbago na pala isip ko, ayoko na pala sa Old Navy. Ang bilis magbago na isipin. Saan na lang tayo, tingin tayo sa Marshalls. Malapit lang dito. Ayan, andito na tayo ngayon sa Marshalls. Men's shoes. Come in. Ganyan. Let's see. Wait lang. So, ayan. Andito tayo ngayon sa Marshalls. Ang konti ng sapatos. More on maraming parang abobot dito. Tsaka mga damit-damit. Ganyan. Tingin tayo anong meron dito. So, let's see. Hindi ko alam eh. Ito mga pambabaeng ganap. Hindi ko alam anong ano. Parang ang gulo naman dito. Ay, mga pambahay. Eh. So, ayan, tapos meron din sila mga gamit pang, ayan, mga gamit pang bahay, ganyan. Di ba, ang gaganda. So, ayan. Ito yung mga pambata, boys. Ano ba yan? Parang naguguluan ako. Ito mga cup. Adidas. Women's fit. Mga pang-workout pala ito. Ito. 12. Mura lang siya. Hi. How you doing? Sorry. Alright, there we go. So, yun yung mga nabili ko, guys. Parang dapat isa lang bibilin ko, pero ang dami kong nabili. Okay. Ayun, natapos na. Sayang hindi ko na film yung ano, pakipag-chikan ko kay ate kasi okay lang naman daw sa kanya i-film daw sa si ate cashier. Gaso, naiya ako. Tsaka nga ba ng pila. Okay, pag-chika. Grabe, naka $100 ako, guys. So, kailangan ko talaga mag-vlog na mag-vlog at mag-collab na mag-collab para mabayaran to. Ayun. Okay, tara. Yun lang. Para, yan yung pamasko sa mga, ano, immediate family. Mahina negosyo, guys. Hey! Ina tayo gabi na. OMG. Edit pa ako. Okay, let's go. Parang tagal ko doon nag-iikot. One eternity later. What's up, madlang people? Ayan, wala namang ganap today. Ano lang. Pakita ko lang sa inyo. Grabe. Patay na yung mga grass namin sa sobrang tindi ng sikat ng araw. Pero hindi lahat. Tingnan nyo, mayroong mga part na ganyan. Ang pangit tignan, may mga patsi-patsi. Ayun, no? Kakainis. Tapos ito, mga weeds. Kailangan siya tanggalin isa-isa. Ayun, mga ganyan. Ayun, mga ganyan. So, wala pa akong time.
Kaya ewan ko, baka next week na lang yung mga ganito, mga ganyang patsi-patsi na yan. Bumili kami ng ano, ng grass repair, pero ano, sa mga grass seed siya. So in short, magtatanim ulit ng bago. Ayun, yung hassle lang. Pero yun nga, ito, tignan natin itong mga halaman namin dito. Tingnan nyo to, buti pa tong mga tong ganitong normal na halaman, ang taas na eh. Yan, fairness, nabuhay naman sila. Pero parang salak sa sikat ng araw yata na mamatay. Tinutubigan ko naman, baka cool or baka kulang pa. Tapos itong mga petunia, buti naman namulaklak din, di ba? Ayan, hindi ko alam kung kulang sa tubig o talagang dahil lang sa araw eh. Itong mga to nung nakaraan, grabe bloom, mga ano to eh, day lily. Pero ayan, tingnan nyo, merong pausbong pa dito. So I guess buhay naman siya. Pero yun nga, ang pangit kasi nung ang daming weeds. Ayan, ayan. So lalagyan ko to isa-isa ng tigas ng lupa. Kailangan lagyan ng ano, taniman ulit ng bagong grass. Hindi naman ako magaling magtanim. Magdidilig ako. I mean, gagamit lang ako ng sprinkler, guys, para mabuhay naman sila. Kung mabubuhay pa. Kasi kung hindi, magtatanim talaga ulit. Hassle. Buksan natin yung sprinkler para, tapos isiset lang natin. Buti meron kaming ano, automatic sprinkler. Set mo lang ilang minutes, ganyan. Pero medyo matagal to kasi medyo malaki yung ano, lokasyon, medyo malaki yung lupa na kailangang diligan. Ayan, tapos isiset natin ng oras na ba? Gawin natin tig to 30 minutes lang. Marami pa tayong gagawin. Ayan. Abot ba? May feeling ko kailangan ko iusog. Nagtumatama naman eh. Ayan, 30 minutes yan magra-run. Tapos ililipat natin. Pero puso na rin natin yung dito sa likod kasi may dalawa pa akong sprinklers dito sa backyard eh. What's up, Madlang Pimple? Yan, o diba? Change, ano, change hairdo. Nakapagpagupit na tayo kasi hinabol ko yung appointment ko dun sa barbero. Kaya mukha na naman tayong tao. Yan, kamusta naman kayo? Bakit hindi ako magsalita? Hindi ko alam gano'ng kaiksi itong vlog na to. Maiksi nga ba? I don't know. Pero, yun. Vlog tayo. Well, bumili ako ng McDonald's. At dahil weekend lang ako, pwede mag fast food. Naks. Ganyan. Tayo mag-ikwentuhan as usual. Alexa, turn on all the lights. Okay. Ganyan. Di ba nakakaintindihan ng ano, Filipino accent? So, simulan natin, guys. So, if bago ka sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about my journey here sa YouTube ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, sana naman masuportan mo ako, no? Click mo na yung subscribe button. Libre lang yan, guys. So, kung Filipino ka, supportan ng sariling atin. Paki-subscribe na po. At
click yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. And again, sa mga bago dito, welcome to me! Game! So, tingin-tingin tayo dun sa mga nag-comment dun. Ayan, sagutin na natin tong comment from AC. Hi Vince! Hello! Thank you for sharing your experiences in Chicago. I am looking to move to the US with my fiance in the next 2 or 3 years. Just sharing. He is a dual citizen and we are both architects in the Philippines. Whoa. Working on our own company. After years of working for our company, despite the hard work, the yield still feels like nothing compared to what we'll earn in the US if we move. Sayang lang all the hard work we put and our ranks will lower as draftsperson or architectural assistants over there since they don't recognize our local license there. Anyway, continue with the vlogs, please. Love your content. Well, hindi siya question, pero magre-react tayo dito kay AC. So first of all, congratulations sa'yo at sa fiancé mo in advance kasi syempre you're getting married soon. Tapos yun nga, next plan nyo is to move here probably 2 or 3 years from now. Yun, konting ano lang, abangers lang, darating din yan. About doon naman sa dilemma mo in terms of your career. Kasi nga naman, architect na kayong dalawa sa Pilipinas, for sure you're doing great. Pero yung concern mo is yung, yun nga yung sa career, diba? Kasi babalik kayo as parang entry level. Hindi ko kasi, wala kasi akong idea about architecture. So, drafts person, di ba, sabi mo ganyan. So, I guess yun yung parang pinaka-entry level. I don't see any problem with it. By the way, ilang taon na ba kayo? Kung medyo bata-bata pa naman kayo, pwede pa naman. Kasi, dito naman sa US, always remember, wala namang discrimination anong klaseng trabaho meron ka. Dito, maghuhulat ka, maski blue collar, naka-sports car, eh. May mga kilala akong ganun. In short, wala naman sa trabaho yun. Pero, syempre, kung architect ka dito, malaki talaga yung kitain mo kasi siyempre, ano ka, professional, diba? If by any chance, bumalik kayo as draftsperson or yung entry level nga, eh di okay lang. Tapos kung siguro gusto mo talaga maging, ma-practice pa rin yung pagiging architect talaga, siguro kumuha kayo ng units. Alam ko hindi ganun kadali kasi it would take time and money din kasi siyempre pag nag-enroll ka dito, siyempre mahal din naman. Ganun talaga, meron talaga masasacrifice. Either babalik kayo sa pagiging draftsperson, kung ano man yun. Basta siguro yun nga, baka entry level siya. I think okay lang. Kasi nandito naman na kayo sa US. At maganda naman dito, at siguro alam nyo naman, di ba? Maganda naman kasi talaga dito. At makikita nyo naman yung mga pinaghihirapan nyo. When I say pinaghihirapan, yung hard work talaga, makikita mo. Gaya nito, itong nakikita nyo na to, hard work siya. So, well, I know mortgage talaga, syempre hindi naman namin makabibili ng fully paid yan. Kasi mahal naman talaga. Pero ang sinasabi ko is, meron talagang paraan. Di ba sinasabi naman nila, if there's a will, there's a way. Tayo namang mga Pilipino talaga, masipag talaga tayo kasi sanay tayo sa hirap eh. Hindi ko sinasabing mahirap, baka kasi, hindi ko naman sinasabing mahirap kayo. Kasi ng architect naman kayo, wala akong kilalang architect na majirap. What I'm saying is, sanay tayo mag-hustle. Diba? We grind, you know? Every day. Sa buhay sa hirap ng buhay sa Pilipinas, alam natin lahat yan. Kasi dito makikita mo. Kaya meron tayong tinatawag sa Pilipinas na ano, diba? First world problem, ganyan. Kasi hindi sila sanay sa mga konting hirap lang na ganyan. So, kung kayo, nag-move kayo dito, feeling ko you'll do great here. Promise. So, yun yung concern ko rin dati nga na baka, yun nga, babalik ako as entry level, ganyan-ganyan. Which nangyari sa akin ngayon, nawalan ako ng work, tapos nakahanap naman ako ulit ng work pero entry level siya. Pero okay lang kasi again at the end of the day, hindi naman yung anong klaseng position meron kay. What's important is you can provide. As long as you can put something or food on your table, pwede. As long as you keep the lights working sa bahay, okay. Tapos, yun, makakapag-ipon kayo. Kung bumalik kayo as draftsperson or architectural assistant, so what? Ito na lang ang napansin ko lang din pala sa atin. Tayong mga Pilipino na born and raised sa Pilipinas, syempre alam natin ano yung buhay dyan. So sobrang competitive natin mga Pilipino. Ultimo sa pag-promote sa mga corporate jobs or sa mga firm, competitive tayo. Importante sa atin na ma-promote, mapunta sa taas kasi syempre pataas din ang pataas yung pera. Dito hindi, doon ako namulat. Kasi imagine na sa team namin, share ko lang, I don't know, baka ano lang din, baka nag-cost cut lang, I'm not sure. Pero sa team namin, lahat kami analyst. So entry level position lahat yun. Tapos isa lang yung senior sa amin. Tapos yung team lead na namin.
pero hindi daw ganun dati. Kasi dati balance, let's say, dati daw parang kunyari tatlong analyst, tatlong senior, tapos isang team lead. Ngayon lahat kami analyst, isa lang yung senior. Kaya ko to sinishare kasi yung iba kong mga co-analysts, lahat sila mas matanda sa akin. They've been in the industry for quite a while now. As in, matagal na talaga. Yung dalawa nga sa ka-team ko, mas matanda pa sa parents ko eh. Ganun. Wala talaga siya. Pag nandito ka na, marirealize mo. Kung anong trabaho meron ka, okay lang yan. So, pero nasa sa inyo na yun, parang ano na lang din yun eh, pride na lang yan. Don't get me wrong ha, sorry to say, pero may ganun kasi tayong thinking minsan eh, di ba, sobrang competitive natin. Parang, bakit ako bababa? Eh, boss na ako. Ba't ako bababa? CEO ako. I'm telling you, marami akong kilala na, let's say, rich kid, mga RK talaga sa Pinas. Pagdating dito, ano sila, kung anumang work, pero hindi tayo nagdi-discriminate dito. As long as you're putting food on your table at you keep your lights working. Yun. So, okay lang yun. Diba? Dito ngayon, basurero, nakakamaro eh. O, diba? So again, what I'm trying to say is, okay lang yan. That's just my opinion. Pero kayo, if you're not willing to become an architectural assistant or draftsperson, nasa sa inyo pa rin yun. Marami namang ibang trabaho eh. Pero kung gusto nyo talaga i-practice yung same industry, if you wanna still be part of the same industry, siguro, alam mo naman na yung mangyayari since hindi nire-recognize yung license nyo from the Philippines. It's either you will take units or yun, mag-start na kayo mag-work para makapag-ipon na kayo for your future. So, that's just my two cents, you know? So, ang dami ko sinabi pero parang paikot-ikot lang ako pero I hope that makes sense. Okay, sumagot pa tayong isa pero napakahaba naman nito. Ellen Perez! Ma'am, sir, ang haba. Pero okay lang. It's good to see you're back on YouTube. Yun nga lang, nakulangan ako sa intro mo. Uy, sorry naman. Kulang pa sa saya. But I'm sincerely hoping you are really okay na. Thank you, Ellen. Adarna, Nax. Nakakawala din kasi ng lungkot videos mo, especially kung may pinagdadaanan ng isang tao. Believe me, you really helped me a lot. Uy, talaga. Thank you. Anyways, here are a few questions and four topics muna rin. Uy, thank you. Sasagutin ko na lahat to kasi ayokong nangiiwan sa ere. Ano yung mga gamit dyan na na-amaze ka nung nabili mo knowing na wala sa Pinas niyan? Example, tools, food, things, or for hygiene, or just anything. Ano nga ba? Well, siguro yung ano, yung itong Alexa. Ayan, narinig niya ako. So, kasi wala naman kaming ganun sa Pilipinas, pero alam ko yung iba kong kaibigan may ganun eh. Pero mas useful talaga kasi sa dito, I don't know why, sa mga weather, sa kahit na ano, kahit ano itanong mo sa kanya, literal pantamad talaga, tanong mo. Ganyan. So, una yung Alexa nga. Pangalawa yung Roomba. Yung ano, ito, papakita ko. Nakita nyo naman na yun, di ba? Yung robot vacuum, though alam ko marami nang may ganun sa Pilipinas, pero kasi nung time ko, nung nasa Pilipinas pa ako, wala namang, hindi pa uso talaga yung ganito eh. So, yun, ano sa, nakasetup sa kay Alexa. Hinihinaan ko lang kasi naririnig ako eh. Umiilaw eh. Kasi every time sasabihin mo yung pangalan, nakikinig. So, sasabihin mo lang sa niya, Alexa, ganun. Tell Roomba to clean the house. Boom, diretso na yun. Ganun, lakas makapangtamad eh. ano pa ba? Ah, tas yung kotse namin, yung Lexus, kasi yung Wigo ko sa Pilipinas, walang ganun eh, ang high-tech eh, may mga, touchscreen, pero yung, in short, yung mga control sa, ano, sa kotse, hindi sa button, talagang ano, yung touchpad, ganun. Doon ako na-amaze, lakas mga probinsyano, diba? Mga little things lang naman. Next, ano yung trend ngayon dyan sa US during this pandemic? Ano bang trend ngayon? Actually, wala. Ano bang trend? TikTok? Joke lang, hindi ko alam eh. Pass ako sa tanong na yun. Parang hindi ako masyado updated. Number 3, update po sa treatment ng mga tao dyan versus Asians. So, siyempre, marami kayo nakikita mga balita about Asian hate crimes. Sa ibang state, marami talaga. Dito sa amin, so far, awa ng Diyos. Wala naman. At sana, nakakatakot kasi talaga, to be honest. Kapag lumalabas ako, kunyari gaya niyan, nagpagupit ako. Minsan naiisip ko, merong uupak sa akin. Alam mo yun? So, hindi talaga sa maalis, bilang siyempre Asian tayo, natatakot ako, sa totoo lang. Pero in general, ang taas talaga ng Asian hate crimes dito sa Amerika. Kaya, sa mga kapwa Pilipino natin na nasa iba't ibang bahagi ng US, ingat kayo kasi alam naman natin na nakita nyo, di ba, sa mga balita. Lalo yung mga elderly, yung mga walang kalaban-laban, sila yung
medyo pinupuntirya. I don't know why. Pero sana, ano, God bless these people. Next, number 4, ilan po yung mga Filipino stores, grocery dyan, and na-visit nyo po ba lahat? Dito sa amin, in fairness ha, baka maraming Pilipino dito sa amin, pero dito sa pinaka-neighborhood namin, wala pa akong nakikitang Pilipino. Or baka hindi rin kasi ako mahilig lumabas. Sobrang lapit lang sa amin ng Filipino store dito, yung Manila Grocery. Pero kapag nag-grocery kami, yung maramihan bilang minsan na lang kami mag-grocery. So maraming binibili namin. Doon kami pumunta sa Seafood City sa Chicago. Meron ako mga ilang vlogs na na-feature natin yung Seafood City. Kaya kung gusto nyo makita yun, panoorin nyo yung mga videos ko na yun. Tapos sabi, na-visit nyo po ba lahat? Yun lang yung dalawang napuntahan ko so far dito sa amin. Hindi ko alam kung meron pang iba, pero yun nga yung Seafood City yung pinakamalaki. Tapos yung ibang mga Pilipino nga from other state pumunta pa dito sa Seafood City. Kasi wala yatang seafood city sa kanila. Yun yung pangalan, para sa hypermarket. Number 6, since nanalasa si Hurricane Ida, ano yung malalang bagyo na napagdaanan nyo? Bumaha po ba? Ano-ano yung mga paghahanda na ginagawa nyo? May generator din ba kayo? So, itong si Hurricane Ida, hindi siya sa amin dito sa Midwest. Nandito kami sa gitna ng USA. Kunyari dyan ako nakaroon. Sa East Coast yun. Sa bandang, saan ba yun? Florida. Basta dun. Sa dulo. Dun yun. Bagyo? Ang uso dito sa amin, ano eh? Tornado. Nakakatakot talaga. Sa mga nakafollow sa Instagram ko, pag may tornado, inaano ko yung stories ko, pinapakita ko yung balita. Ganyan nakakatakot. I swear, takot talaga ako. Tapos kapag may tornado kasi, recently ko lang nalaman, bawal palang ano, sa taas. Kasi sa second floor, malamang doon ako natutulog, doon yung kwarto namin. Bawal pala sa taas, kasi syempre pag may tornado, kailangan pala magtatago doon ka sa basement, sa lower floor. Dito nga, para kapag knock on wood nakakatakot. Para kung maano man, liparin man ng tornado. Safe ka sa ilalim, hindi yung liliparin ka sa langit, sa kung saan ka man mapupunta, dead ka talaga. At scary talaga. Promise, naalala ko nung may tornado na dumaan. Hindi dito mismo sa amin, pero sobrang lapit dito sa amin. Nakita ko yung balita. Talagang sira talaga yung mga bahay. Hindi ko alam kung may napatay, sana wala. Pero may mga injured, syempre. Tapos, ano-ano yung mga paghahanda na ginagawa nyo? Yun, from time to time, nag-search ako paano, ano ba dapat gawin. Or yung relatives namin dito, sinasabihan kami ano ba yung dapat nga gawin. Tapos, meron ako naka-ready na survival kit dito. Mga flashlights, merong kutsilyo. May parang hindi na expire o na expire. Babatagal ma-expire ng mga biskwit, water. So nandun sa taas yun, ready na, grab bag. So isang grab mo lang, yun. Generator, wala kaming generator. How is adulting there in the US? Uy, maganda to ha. Siguro sa separate ano na lang to, sa separate na vlog para hindi masyadong haba. Kasi pag sinabi natin adulting, pero siguro ano na lang, bird's eye view na lang. Ano ba yung adulting dito? Yun, ikaw lahat, kasi hindi naman uso ano dito eh. Yaya, hindi uso nga mga boy dito, ganyan. Dito ikaw talaga lahat gagawa. So mahirap siya, mahirap, nakakapagod, yun na lang. Number 8, ano yung work environment ngayon dyan, sir? Tumaas din ba yung numbers ng walang trabaho? Oo, sobrang daming na walang trabaho. Maliban na ako doon. So Ellen, panoorin mo lahat ng videos ko. Meron akong video na yun nga. Nawalan ako ng work dahil nga sa pandemic. Sobrang, basta milyon. Sobrang daming na walang trabaho. Tapos, unti-unti naman na nakakabalik yung mga tao. In fairness, and thank you, Lord. At I would say, mas nakakatakot dito. Though hindi ko naranasan mawalan ng trabaho sa Pilipinas. Pero feeling ko mas nakakatakot dito. Bakit? Kasi sa Pilipinas, marami tayong mga kapamilya dyan. So kung palayasin ka man, bilang kunyari ito, naka-mortgage to. Kapag hindi ka nakabahit, palalayasin ka, i-evict ka, i-foreclose yung bahay. Yun yung nakakatakot dito. Kaya dito marami rin mga homeless, ganyan. Sa atin sa Pilipinas, ang kagandahan, strong family ties tayo. Talagang family first, di ba? So meron talagang tutulong sa'yo dito. Feeling ko mas bilang independent yung mga tao dito. Pag nawalan ka, wala na. Parang ganun. Number 9, paano mag-operate ng machine kapag magpapagas ka ng kotse sa gasoline station? May vlog din ako niyan. Panoorin mo. Pero yun, first time na natanga ako kasi hindi ako marunong eh. Tinuruan lang ako ni Commander nung una. Siyempre, nung bagong dating ako dito, ganito yan, ganyan. So, sobrang dali lang pala niya. As in, literal, pipili ka lang ganun. Tapos, nandun na rin yung swipe ng credit card or nung debit card nga. Kasi dito pala, konti lang yung may carry ng cash, guys. So, walang cash on hand yung mga tao dito. Well, meron, pero hindi guys sa Pilipinas na talagang cash talaga kadalasan.
dito talaga ultimo sa hindi masari-sari store kasi wala masari-sari store dito eh. Sa mga maliliit na tindahan dito, lahat sila tumatanggap silang credit card, 'di ba? Shala. Last mga first world. Anyway, going back dun sa pagpapagas. Nandun na rin yung ano, so ikaw na kasi self-service nga. Number 10, gaano kalungkot diyan sa US lalo first time mo tumira diyan? Tsaka paano yung buhay ng iba na 2 or 3 yung work nila lalo sa mga single moms na nagtataguyod ng pamilya? Mahal ang rent, mahal ang tax, so paano kaya yun, sir? Paano rin kaya sa ibang states? Gaano kasubsob ang trabaho mo? Walang hinga-hinga. Wait nga. Gaano kalungkot diyan sa US lalo pag first time mo tumira diyan? Hindi ko masasabing malungkot talaga. Gaya ko, ako yung immediate relatives ko talaga nasa Pilipinas. Thanks to technology kasi merong FaceTime, may yun nga may mga video call ganyan kasi 'di ba dati nung kabataan ko wala namang ganun eh. So mag-aantay ka lang ng ano, 'di ba dati yung ano ba yun? Yung prepaid card tapos tatawag ka overseas call. Tapos ang mahal, tapos ilang minutes lang yun. Tapos kapag naputol na yung tawag yun, nawala na. Ang lungkot, 'di ba? Ganun dati, ngayon meron ng FaceTime, guys. So ngayon, feeling ko mas okay siya kasi I mean, hindi mo na ako nalulungkot talaga. Kasi ngayon nga kapag malulungkot ka, pwede ka namang mag-chat anytime eh sa mga pamilya mo, sa friends mo, 'di ba? So, tas paano yung buhay ng iba na 2 or 3 yung work nila, lalo single mom? Well, nakakapagod siya kasi kalan natin, 'di ba, sa Pilipinas dati. Porque nasa Amerika, madaming pera kasi nga dollars, pero always think na oo, dollars yung kinikita, pero dollars din yung mga bilihin dito. So, parang ganun din. Mas nakakapagod pa nga eh kasi dito yung mga tao dalawa yung trabaho, dalawa, tatlo. Hindi ko alam paano nila ginagawa, pero nakakapagod yun, guys. Imagine dalawa yung trabaho mo. Ako nga na isa yung trabaho, pagod ako eh. So, hands down ako sa mga dalawa, more than one job. At sa mga may trabaho rin naman, siyempre kasi, gaya, nakakapagod naman talaga, di ba? Pero kailangan eh, we need to grind, we need to hustle. Tama, di ba? Dami ko sinasabi. Pero yun talaga ang realidad, guys. Mahal ang rent, mahal ang tax. Totoo, mahal ang rent, mahal ang tax. So, pero ang kagandahan naman, yung tax na binabayad, makikita mo naman kapag may ginagawang kalsada dito, guys. Matagal na yung one week. Talaga. Ay, wala ko siya sabi ha, pero dito, yun na talaga yung pinaka-best example talaga, yung kalsada. Baka pag lumapas ng one week yan, magagalit yung mga tao, magagalit yung tao sa, ano, sa gobyerno. Ganyan. Hindi, pero dito, I swear, parang ilang araw lang tapos yung buong kahabaan ng main road. Ay, doon makikita mo na may pinatutunguhan naman yung binabawas sa paycheck. Paano rin kaya sa ibang states? Sa ibang state, hindi ko alam kasi dito lang naman ako tumira. Nakapunta ako ng ibang state, sa Cali, sa New York. Pero bisita lang talaga, as in bisita lang. So I don't know paano yung cost of living. So kung mahal ang cost of living, syempre malaki rin yung per hour na rate mo. Kasi nga, mahal yung rent, mahal yung mga bilihin, malaki yung tax. Pero yung per hour rate mo naman, ano naman, balance naman yun. Kayo, kapag pumunta kayo dito tapos nag-work na kayo, huwag kayo mag-compare ng magkano yung per hour nyo, kunyari dito sa Illinois, sa per hour nyo sa ibang state, sa for example, sa Washington DC, ganyan. Huwag nyo i-compare kasi baka malaki talaga dun. Pero, baka mahal din naman yung rent dun, di ba? So, ano lang din yun, balance lang din siya. Kasi minsan, merong mga Pilipino na, oh, magkano per hour mo? Pero galing sila ibang state. Pag yung nagchikahan na, oh, magkano yung per hour mo? Ganyan. Meron pa nga sasabihin na, ha, yun lang. Hello! magkano naman yung tax nyo dun? So, yun yung hindi alam ng iba. Wala lang. Gaano kasubsob sa trabaho yung mga Pinoy? Subsob. Tayo sanay tayo, oo lang tayo, oo sa trabaho. Yun yung kagandahan sa atin. Reklamador tayo mga Pilipino, pero sa atin lang yun. Dito, hindi guys. Meron ako mga kilala talaga na ibang lahi na prangka talaga sila. Kapag ayaw nila yung trabaho, talagang ayaw nila. Gaya ka ni Basa. Kasi dito, meron talaga ako na experience na kapag hindi talaga niya ano yung trip yung trabaho, sasabihin niya dun sa boss na, it's not part of my job. Ganon. Sa atin, okay ka lang na okay. Maski pagod ka na, puro ka na reklamo sa trabaho, pero sige pa rin. Ganon. Kaya, maganda siya in a way kasi maganda siya sa career mo. Pero, if nakaka-stress na siya sa'yo kapag hindi maganda yung dulot nun sa health, mental health mo or physical na din, syempre. Ako sa'yo, itigil mo na. Ngayon, yun na yung natutunan ko. Kapag nakaramdam na ako ng stress, I voice out, I speak out. Sinasabi ko na, hindi, kailangan itigil to.
Hindi pwede. Yun lang, Ellen Perez. Sana nasagot ko, though hindi ko nasagot ng yung iba. I hope nasagot ko karamihan. Pero salamat sa comment mo. So yun lamang today, guys. Sabi ko, iiksihan ko lang pero napakahaba nung mga sinabi ko. Sorry naman. Pero salamat sa pagstay sa akin. Kapag nanonood ka pa rin, ibig sabihin hindi mo ako iniwan. Maraming salamat sa suporta. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, please naman support, guys. Sa Kapwa Pilipino, subscribe to this channel. Again, ring that notification bell. Para naman kapag may upload ako, makikita mo, papanoorin mo, di ba? Kahit papano napasayo ko kayo or kung na-visit kayo, sorry naman. And please follow me on my social media accounts, especially Instagram and again dito nga sa YouTube. Magkita-kita tayo muli sa aking susunod na video. Bye-bye!